So, in today's vlog mga tropa, pupunta tayo sa Suzuki Big Bikes Makati at sa Honda Big Bikes Makati. Woohoo! Let's go! Okay, what's up mga trupa? So, in today's vlog, pupunta tayo sa Suzuki Big Bikes Makati, sa Honda Big Bikes Makati. Happy New Year mga trupa! So, long time no vlog tayo, ngayon lang ulit. Kasi medyo naging busy tayo for the past few months. At ngayon lang tayo ulit makakapag-vlog. Pupunta tayo sa Suzuki Big Bikes Makati at sa Honda Big Bikes Makati. So, magche-check tayo ng units doon. Yun guys, hindi naman sa akin yung motor. Yung kapatid ko kasi sa Dubai is malapit na siyang umuwi. And gusto niyang bumili ng big bike. Para may magagamit siya kada uuwi siya. Babakasyon siya. Iba kasi guys, kapag nagtitingin lang sa online yung kapatid ko eh. So, mas maganda kasi kapag pupuntahan natin yung actual unit. Para makita yung comfortability, paano yung riding position. Kasi syempre, kapag bumili ka ng ganong unit, gusto mo yung sigurado ka na, hindi yung pag nabili mo na magsisisi ka na sana hindi na lang, sana iba na lang, sana ganito na lang yung binili. Kaya pupuntahan natin yung actual unit ngayon sa Suzuki at sa Honda. Ang una natin pupuntahan ngayon is yung Suzuki sa May Bendilla. Medyo malayo-layo yun, kaya unahin na natin yun. Tsaka yun yung first choice ni kuya, yung Suzuki SV650. Sumunod naman yung CB650R. Malalaman natin mamaya kung gano'ng kaganda yung actual unit yan. Kasi hindi ko pa nasasakyan, hindi ko pa rin nakikita yung mga unit na yan. Kaya hindi ko masabi kay kuya kung ano yung maganda. Plano ng kapatid ko kasi is kapag uwi niya dito, by March siguro yun, may kompleto na yung papeles ng motor para pwede niya nang ibiyahe pa uwi sa Isabela. Doon kasi yung probinsya namin guys. Pati ako na-excite sa pagbili ng big bike ng kapatid ko. Ako kasi maglalabas ng motor guys. Sa akin niya ipapakuha yun. So, hanggat makauwi si kuya, nasa akin yung motor. So, baka i-break in ko na rin ng konti yun para ma-worn out na yung gulong. Kasi madalas yan kapag bagong labas, sino may nangyari kay Trupa. Paglabas na paglabas siya ng kasa, literal. Unang liko, sumemplang si Trupa. So madalas talaga kasi guys, yung ano, gulon ng bagong motor. Sobra, na-experience ko na yun dito sa motor ko. Nung bagong labas ko to sa kasa. Kaya yung mga ano, dahan-dahan sa mga unang liko, mga ganyan. Kasi madalas talaga eh, yung stock tires natin kapag bagong bago. Pero ngayon, na-break-in na kasi yung ano eh. Na-break-in na kasi itong sa motor natin. 1 year na siya mahigit. Kaya okay na yung kapit na ito sa kalsada. So ganun din naman mangyayari dun sa kahit anong gulong naman. Kahit anong goma yung bili mo basta bago. Madulas talaga yan guys, asahan nyo. Hindi siya ganun kakapit kagad. Kasi syempre may break-in period lahat ng goma. Excite na ako makita yung big bike ni kuya. So sana payagan tayo guys na sakyan yung motor. Kasi gusto ko talaga makita kung saan magiging mas komportable yung kapatid ko. Siyempre, yun yung unang big bike ni kuya. Kaya tutulungan natin siyang mamili ngayon ng kanyang unang big bike. Kapatid ko na yun guys. Siya yung bumili ng Raider nung high school pa ako. Yung Raider na ginagamit ko sa bahay. And nasa akin din ang mga ilang years yun. Kasi siyempre, nasa ano siya eh. Nasa abroad siya. Kaya hindi niya naman magagamit. Nasa bahay lang yun. Ako gumagamit. Laking tulong din nung pagkuha ng kapatid ko. Natuto ako sa pagbumotor. Woohoo!
Let's go! Windia Gaming! Naman drada sa rek at nasabsaw. We are the club seeker. Uy! Nasa na tayo? Nasa may Ayala na ata to. Oh yes, Ayala na. Uy ate, nahulog yung face shield mo. Grabe, sobrang tirk ng araw guys. Kahapon ko dapat gagawin tong vlog na to. Kaso nga lang, maulan na maulan kahapon. Eh ngayon, ganda. Ganda ng tirik ng araw. Tuloy natin yung vlog. Hanap tayo ng big bike ni kuya. Girls, naman drones sa rengge, goodness of absurd. We are the love seekers. Tayo na, di ka ko sa ano, Blackpink. Halos memorize ko ng ibang may ano nila, ibang kanta nila. Okay, medyo malapit-lapit na tayo guys. Bilis ng biyahe. Yun na guys, Suzuki. Nakita na natin yung first choice ni kuya na big bike. Tignan natin kung ano magiging unang impression ko dyan sa pagsakay sa ano, SV650. Sana eh, matulungan ko si kuya sa pagpili. Okay, Suzuki Big Bikes Makari. Tayo dito. So, hello guys. Diyan tayo sa Suzuki Big Bikes Makari. Pasok na, nakikita yung mga units sila. Suzuki Big Bikes Makari. Yan yung mga units nila. Ito yung SV650. Yan, classic yung itsura niya. Ito yung first option ni kuya. Standard PCC. Ito yung itsura ng big bike. So, pogi yung pogi. Gusto ko na yung kulay na ito. Sana tanala yung kunin ni kuya na kulay. Kasi mas madali siyang magforma. Yung black lab. Ito sa kabila. Ayan. Guys. Grabe. Ganda. Ayan o. Sabi ni ate na nakausap natin kanina is April or May pa darating yung ano nila. Yung stock nila ng maraming SV650 2021 model. Patry natin guys kung ano yung masasabi natin sa unang sakay natin sa kanila. So, masasabi ko naman dito guys, unang sakay is komportable naman siya. Position ng kamay. Kita ba? Ito. Position ng kamay. Tama lang. Reach ko. Tumatak na to. So, hindi naman kami nagkakalay ng height ni kuya. Ito. Naka-flat naman yung pa ako. Pareho. 5'9 ako. Si kuya is nasa 5'8. Kaya, pasok naman tong ano yun to. Ang motor sa kanya. Ito guys, yung Cafe Racer na SV650. Nasa 459,000 yung price na. Ito naman yung isa, yung normal lang na SV650. So, natry ko na itong sakyan. Mas komportable ako dito kumpara dito kasi ito nakasubsob na to. Samantalang ito is okay yung seating position ko dito sa motor na to. So, masasabi ko naman so far na ito is same lang sila sa rider side. Itong Cafe Racer at itong normal na SV650. So, upuan naman sa back ride is same lang din. At kung sa rider position, mas pipiliin ko itong SV650 na isa kumpara dito sa Cafe Racer. Guys, may nagit tayo sila sir. Gusto rin nilang bumili ng ano. Pinipilan din nila itong SV650 na motor. Okay, so, yun. Bagay naman sila sir. So, check natin ha. Kausapin natin ulit sila. Puntahan natin. Ito po, pangalan niyo po sir? Ray Bihar. JTG po. JTG, nice meeting you bro. Sir. Ian Torres. JTG po. Yan. So namimili din sila sir ng kukunin nilang motor. So napupusuan nila itong SV650. Nalo yung namin sa ano po. Sir, ayan. Hello po si sir. Ito ako rin. Thank you. Thank you. Guys, tapos tayo dito sa Suzuki. Na-test ride na natin yung ano, SV650 tsaka yung Cafe Racer nila. Then dito naman tayo sa ano. Tapos na rin ako mag-check dito sa KTM. Ayun. Okay. So, masasabi ko naman
sa SV650 na first choice ni Kuya is okay naman siya para sa akin. So komportable. Sa akin is comfort talaga yung pinaka ano, pinaka main reason ng pagbili. Punta naman tayo ngayon sa ano, Honda Big Bikes. So night shift pa tayo ngayon, guys. 6:30 may pasok tayo sa Eastwood. Habol lang tayo, sasaglitan tayo sa Honda. Yung ano, yung Yamaha MT-07 and XSR, bukas ko na i-check kasi day off naman natin bukas. Minimit tayong artista dun sa may ano, nakakatuwa naman sa Suzuki. Sobrang babait nila, sir. Solid niya, sir. Bike niya, sir. Kinukuha pa nila ako ng picture kanina habang tinetest yung mga motor. Ang bike niya, sir. Thank you, thank you. Mag-ingat kayo, sir. So, kita-kits lang tayo sa daan, sir. Ride safe sa inyo. Napakalapit nyo. Peace. So, sabi nila, sir, is syempre, matanda na sila. Gusto na rin nila mag-enjoy. Kaya ngayon, nagtitingin sila ng big bikes para syempre, masarap mag-ride eh. Syempre, may mga kaibigan sila na nag-aaya din gumala. Nalimutan ko apelido ni sir. Basta si Sir Ray. Ano ba yan? Nalimutan ko apelido nyo. Nung nakamask kasi siya, hindi ko siya namukaan. Artista pala siya. Tapos na tinanggal niya yung mask niya for the second time. Doon ko na naano na, ay oo, siya nga pala yung artista na ano, doon kila Vic Soto, na mga kasabayan nila. May mga namimit tayo na unexpected na mga tao. And marami ako natutunan kila sir. Kasi nasa 1 month na. 1 month na daw sila nagtitingin ng mga big bikes. So may mga nire-recommend sila sa akin na bikes. Check ko daw sa KTM. Kaya pumunta kami. Wala talaga sa choice ko yung KTM. Wala sa choice namin ni Kuya. Pero syempre, chinek natin kasi may maganda naman yung feedback nila dun sa brand na yun. Ganito palang Makati Gaming kapag ano, paghapon na. Syempre, labasan na ng mga tao, guys. Ito, magandang panahon. Sarap pag-ride pag ganyan, oy. So, sa mga bago lang sa channel ko at hindi pa nakakapag-subscribe, eh, mag-subscribe na kayo, guys, para sa mga paparating videos ngayon taon. Kasi, babawi tayo, guys, kasi hindi tayo nakapag-vlog ng ilang buwan. 2 months tayo na tenga. Walang upload, walang kahit ano, walang update. Kaya, bawi ako ngayong year, guys. Try natin humabol. Go, go, go! Big bike hunting! One down, Suzuki. Next naman tayo, Honda. Woohoo! Sarap magmotor! Sasaglitan lang natin yung Honda ngayon, guys. Sa-check pala yung riding position ng ano, CB500X at saka ng CB650R. Kasi maliliit na tayo eh. May pasok tayo na 630 sa ano, sa Eastwood. Mabilisang bike check. Ayan, guys. Dito na tayo sa Honda. Ito na. Honda Big Bikes Makati. Let's go. Let's park. Alright, guys. Dito tayo sa Honda flagship store sa Makati. Kaya check natin kung ano yung mga available units sila ngayon. Yung mga yung sila sa lab. Check natin. Ayan, yung mga available nilang units. CBR, XR, Honda Plate. Ang dami dito, bisita lang kayo dito, guys. Kasi check natin ngayon yung mga big bikes nila. So, ayan. So, ang gusto niyo kuya dito is yung CB650R tapos yung CB500X. Ano naman yung CB650R, guys? Ayan, yung sa pang type ni kuya. So, ito, wala isang available units. Ito, so, nasa 501,000 siya. Tapos isa naman yung CB650R. Ay, ito naman isa yung CB500X. Limited lang yung stock na ito. Mga next, by this month, magkakaroon din naman lot na ng available stock. Okay, so goodbye Honda Makati. Na-test natin yung CB650R and yung CB500X. Nasabi ko na rin yung feedback ko sa dalawang motor. Nabanggit ko na kay kuya yung comfortability ng dalawa. Ngayon, babiyahin na tayo sa Eastwood kasi may trabaho pa tayo ng 6:30. Bukas naman, ano tayo? Check tayo sa Yamaha MT-07 and yung XSR. Kasi brother ko gusto niya is yung classic yung datingan. Pero tama na naman kasi.
Pag yung classic yung binili mo ngayon, kahit sa pagtagal, is hindi siya maluluma yung itsura. Kasi luma na itsura niya. Kaya gusto ni Kuya sana is yung SB650, yun ang first choice niya. Then ngayon, naisip niya, try naman daw yung XSR. Kasi syempre classic din yung itsura na scrambler. We'll see, bukas. And taga dito naman din ako guys. Ayan, yung City Land na building na yan. Then katapat niyan is Greenfield na. So kanina, nag-send ako ng pictures ko yung sa pagpunta ko sa KTM kanina kasi magkatabi lang yung Suzuki Big Bikes Makati tsaka yung KTM Big Bikes Makati. So nag-send ako kay Kuya ng ano ng pictures ko. Sabi niya, ma-vibrate daw yung ano, ma-vibrate daw yung KTM. Kaya out na sa option ng kapatid ko yung KTM. So siguro base dun sa mga napapanood niyang reviews, eh ma-vibrate yung ano feedbacks ng mga merong may-ari ng ano ng KTM bikes. Kaya out sa kanya yun. So syempre sundin natin kapatid natin kung ano yung gusto niya, kung ano yung mga option niya. So tayo magbibigay lang tayo ng opinion ko kung dun sa bibili niyang motor. And ako din na-excite ako kasi alam kong excited na yung kapatid ko. Okay. So sa filtering guys, galing nagawa ko is sanayan na lang yan. Tsaka normal na lang yan sa EDSA. So yung mga nambabash sa mga gaya namin nagfi-filter na ganyan, eh try nyo na lang muna guys. Kasi kaya ka nga bumili ng motor para mabilis kang maka ano, maka singit-singit, madali kang makakarating sa paroroonan mo. Pero not to the point na sobrang kamote mo na. Sobrang ingat din dapat pag nagfi-filter. Maintain mo yung speed mo and look ahead. Okay, we're here, SM Mega Mall. The next day. Good day mga trupa. Ngayon ay pupunta tayo dun sa Yamaha flagship store dito sa May Y-Zone. Sa Greenfield, and check natin yung XSR 700 and yung MT-07. Kaya tara, guys! 35.0 na po. Dito na tayo sa Yamaha flagship store. So, check tayo ng mga motor guys para kay Kuya Archie MT03. Ito yung gusto ni Kuya. Ito nga yun, XSR 700. So, try natin sakyan guys. Tapos ko na sakyan yung dalawang motor, yung MT-07 at yung XSR 700. Send rin ako sa kapatid ko na feedback ko sa dalawang motor kung paano yung riding position, kung komportable ba, tapos yung sa back ride, kung okay ba. Bahala na siya mag-decide kung ano yung mapupusuan niyang motor sa ano. Sa dalawa, kahit alin naman doon panalo. Kaso nga lang guys, walang available na stock yung XSR 700. Ang available lang dito sa ano sa Y-Zone is yung MT-07. Mas gusto kasi ni ano ni Kuya yung mga classic. Try na lang siguro ng ano available na stock man. So bahala na si Kuya kung ano magugustuhan niya. Guys, end ko na yung vlog natin. Bye-bye niyo na lang ako sa susunod kung ano yung makukuha ng kapatid ko at maglalabas tayo ng big bike. Kung nagustuhan niyo yung content ko guys, please like, share, and subscribe. Peace, yo!